ganito yan eh. Pero yung mga iba, doon ko nagbenta, nung mahirap kasi magbagay. Nagbakasyon lang kayo dito? Nagbakasyon lang ako. Nabuhi nga rin ako ng mga UC. Kaya hinihintay ko pa yung dalawang box ko eh. Balikbayan ba? C-cargo. C-cargo. Pero maaga po siya pinagana. Bago ako ng box. Women's? Men's. 5,000. 5,000? From ano, 85 from SRP. $85. Siguro max ko 5,500. Sige, cheating lang to nung nakuha ko sa Champs. Okay. Ilan lang kinuha mo? Isa lang? Nakukuha ko ng ano, maliliit na sizes. Doon ko pero binenta. Ah, doon mo na rin binenta. Nagre-resell ka talaga doon sa US. Yes. Kaso ang problema. Meron siyang mga ano. Bahala ko ng ano. 6,000. Yung mga essentials. Essentials, hindi kami kumukuha. 5,500. Plus 5,000. Plus 16,500. 16,500. Ilan pa picture? Kailan may pa-tubos? Saan pa? June 24, dalawang buwan. Dalawang buwan yung bakasyon. Oo, kasi baka maabutan na naman ng lockdown. Lockdown na, mahirap. Mahirap. Kaya sabi ko, buti na yung sure. Nakabili ka na rin ang tickets mo. Meron na ako, back and forth. Thank you. I'm checking out Kuma Suede Air Force 1 Hemp Metallic Rose Gold Jordan 1 Mid na Dark Teal Sonics, tas dalawang UNC. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs. Thank you, Kala Boss and family. Andun po yung sponsor namin. Welcome to my vlog. So, tara. Kuya sponsor. Hello, boss. Salamat. Ikaw pala ang sponsor. Lakot siya si. Ang consignment lang siya. Lahat? Ito, magpapasaw right to inside. Wala naman po kaming limit. If 10,000 pataas yung price, 10% po yung consignment fee. Dito, no box to, sir. Wala. Hindi mo nagamit? Travis Scott Jordan 1 Low Reverse Mocha. Unreleased kahit sa US, no? Parang hindi pa yata siya nire-release. Sobrang early pair ang suot ni Boss. From Anada, from MSE mo na. Sa lahat ito ay bossy. Boss, unbox ako. Unboxing. Okay, look, papagupit lang muna. Mas unboxing na. So, kakabalik ko nandito sa store bagong gupit tayo. Medyo malinis yung gupit natin ngayon. At dahil dyan, mag-unbox tayo ng panibagong colorway ng Jordan 4. Itong colorway na to, hindi lang siya medyo malinis. Para sa akin, sobrang linis itong colorway na to. At sa tingin ko, mag-agree kayo doon kapag napakita ko sa inyo to. So, tara, unbox natin itong Jordan 4 na to. Ito unboxing na to sa box ng sneaker. Yung box niya kapares lang ng box ng Jordan 4 na toe case. Sa Jordan 4 na toe case, kulay brown yung box niya since brown colorway yung toe case. Itong i-unbox natin na Jordan 4 combination to ng black and white. Kaya black and white din yung naging color combination ng box niya. Dito sa lid ng box, meron siyang flight na text. Sa gitna, meron siyang red na Jumpman logo. Yung red na Jumpman logo na yun is yung ginawa nilang letter ay dun sa flight. So, basahin natin yung nakasulat dito sa may size tag niya sa box. Air Jordan 4 Retro. Colorway is white, black, neutral, gray. Ang SKU niya or style code niya is DH6927111. So, buksan natin siya. Pagdating sa tissue paper, parehas lang sila ng print nung box. Meron din siyang cement na print. At yung mismong sneaker, eto na. Sobrang linis niya talagang tignan.
So ito po yung Air Jordan 4 Military Black. Kung matatanong nyo bakit Military Black yung tinawag sa colorway na to at hindi Panda, kasi kulay Panda siya, or kung ano mang mas accurate na pwedeng itawag dito, ang reason doon is yung colorway na pinagayahan nitong color blocking na to, which is yung Jordan 4 Military Blue. Ganitong-ganito rin colorway nun. Palitan nyo lang itong kulay black, lahat ng kulay black na nakikita nyo dyan, ng kulay blue. Yung colorway na yun, OG colorway yun from 1989. Kung napanood nyo rin yung last unboxing ko dito sa channel namin, which is yung unboxing ko ng Jordan 1 High na Bleach Coral. Kung di nyo pa napapanood yun, ito yung video na yun. Yung link na sa description down below, panoorin nyo rin yun guys. Masasabi nyo na parehas din sila ng color combination, parehas sila ng color scheme. Puro neutral colors din yung ginamit dito sa Jordan 4 na to. White, black, even yung gray na suede yung ginamit nila dun sa back part ng Jordan 1 High na Bleach Coral. Ginamit rin nila dito sa may mudguard na tong Jordan 4 na to. Mapapaisip ka na lang kung yung mga tira-tirang materials na ginamit nila dun sa Jordan 1 High na yon is ginamit din nila dito sa Jordan 4 na to. Siguro para dito sa gray na suede, posible yon, pero dun sa white na leather, medyo malayo kasi yung diferensya ng quality nila eh. Kasi sobrang ganda ng quality ng leather dito sa Jordan 4 na to. Yung itsura ng leather, pati yung feel ng leather kapag hinawakan, masasabi mo na premium leather talaga yung ginamit dito sa Jordan 4 na to. Ganun yung leather na ginamit nila para sa majority ng white na makikita nyo para sa upper neto, including yung tongue niya. Ganong leather din yung ginamit. Dito rin sa tongue, meron siyang silver na patch with kulay green na flight na text, tapos kulay black na Jumpman logo. Jumpman logo din yung ginamit nila para dito sa may bathtub niya at hindi Nike Air since hindi siya OG colorway. Makikita nyo rin yung white na Jumpman logo na yan sa black na insole na ito. At meron din kayo makikita ang kulay white na Jumpman logo sa may outsole niya. Kulay white yung ginamit nilang default laces dito. Wala siyang kasama extra laces at wala rin siyang kasamang hang tag. Sobrang nagustuhan ko tong colorway na to, pati yung mga materials na ginamit para dito sa sneaker na to. Kayo ba, ano masasabi nyo dito sa colorway na to? Let me know sa comment section down below. Available pala tong Jordan 4 na to dito sa shop namin sa may Gateway Mall, Cubao. At kung malayo naman kayo sa shop namin dito at gusto nyo bumili na to, gusto nyo umorder, mag-message lang kayo sa Facebook or sa Instagram page namin. Nag-ship kami kahit sa ang sulok ng mundo. At ngayon papakitaan ko kayo ng on-fit look neto para makita nyo lang anong itsura nitong Jordan 4 na to kapag suot-suot. Panda or easy na Oreo? Ikaw. Ako? Feeling ko Oreo ano, talaga. Trip ko rin kasi yung Panda, ang ganda ako sobra. Meron lang ako yung ano, ipapapansin sa iyo, Wiz. Ano? Wala ba napapansin ko nyo, X-Men? Pogi. Iyan, yeah, no? Ito na kaya. Ito 8.5. Ito 8.5. Meron 8.5. Ang 8.5 po na... Kung sa'yo na sila nga dito? 8.5 po. Ito po. Saka, okay. Last size na po sila pare. Nag-anap kasi ako ng comfortable sa pa ako kasi flat-footed ako. So, pare sa mga naisukat ko, siya pa lang yung pinaka-comfy. Kamat po dyan ako. Pog. Ayan. Sold. So, nice night. So, thank you, sir. Thank you, madam. Thank you po. Yo, bro. Yo, what's up? Ito yung mula yung sentence ko. Yes. Another day, another. Late. Uy, hindi na wala ako. Another grind. Another grind. Another grind. Ah, this is like this. Na size 6. Over. Sold. Pero may sinensya sa akin na price list na. Hello. Okay, nakuutom mo na. Hi na. Thank you. Called Brake Slide Black White 435.
Pero bali yung sa Marikina Cross na po. Ah, Chris. Hindi pa namin, sir. Malilis na. Please, pabalik ko ako dito. Okay na. Okay na. Okay na. Yes, no. Complete. Ano pa naman kami dito? Ayan, size niya. The world is your size 11. Inutusan ko lagi yun. The world is large. Lagi ganyan inutusan yun. Walang large. Andun nasa gawing kalimutan. Ba't parang ang init lagi ng ulo mo? The world is yours daw, size 11 eh. Sabi ko the world's... Sabi ko the world is large. Uy! What is that? Unbox ko na ba? Unbox ko na! MVP yan, uy! Oh? MVP. Uy, size 8! How much worth this one, boss? 8 na yun daw eh. Hey! Tama! Ay! Hindi pala natin ito nasama! Ay! Oo nga! Bakit hindi niya tinitin? Ah, wait lang. Pakita mo yung nakalagay na. So, meron tayong customer cup ng 5 pairs ng Jordans. Check natin yung mga sizes. 6-1. Ayun ako. Lagay ko na lang dito yung ibang madam para hindi kayo... Oh, okay lang sa inyo kahit isang... Ah, okay lang. Isang sapatos, isang paper bag. Pang 5th pair. Yes, madam. Nakuha naman natin sa video. Mas maganda siguro kung sasabihin ni madam. Daniel Tadifa, subscribe to your channel. Thank you. Thank you.